106.7 Energy FM. Same, same, pero iba. We are number one, 106.7 Energy FM. Panggawag mo sabihin, radyo, sabihin mo. Energy! 1:20 ang ating oras. Kumusta naman ang lahat ng mga nag-lunch break na nagmamadali? Bakit ka ba kasi nagmamadali mag-lunch break? Sino ba naghihintay sa'yo sa labas o sa baba? O ano ba dapat mong gawin? Ako dapat hinihinay lang sa pagkain kasi baka mamaya hindi ka matunawa. Nangyari sa akin yan ng isang gabi. Yung gutom na gutom ako, tapos wala talagang laman yung tiyan ko. So lumipas yung mga ilang oras ng gutom ko, tapos bigla akong kumain, pero sobrang dami ko namang kinain. Ngayon, nung pinakain ko na yung sarili ko, o diba, ang dami ko nakain, gabi na nun. Hindi ako natunawan. Tapos ang nangyari, parang feeling ko may lumalabas sa lalamunan ko, yung kusa nang lumalabas yung pagkain. Pasintabi po sa mga nagda-dessert sa mga oras na ito. Sorry naman, in-explain ko lang yung ganun. Kaya huwag ka magmamadali. Oo, yung bigla ang kain, tapos di mo munguyain. Gawain ko yan eh. Oo, kaya sobrang gutom ako nalipasan. So nung dumating yung pagkain, sabi ko, hindi, lalantakan ko to lahat. Ganun. So ayan, hindi ako natunawan. So hinay-hinay lang po sa pagkain, diba? Kasi napaka-importante niyan, yung time with yourself while eating. Syempre parang nag-aano ka na rin eh, nagre-relax ka rin eh. Diba? Nagde-distress ka na rin in a way kapag may mga break time. Diba? Syempre sa sobrang hectic ng schedule mo, minsan pa toxic sa work, ganyan. O. Di syempre kapag lunch break, yun na lang yung time mo para makapahinga kahit saglit at para makahinga din yung nararamdaman mo bang feelings. Diba? So hinay-hinay lang sa pagkain. But anyways, happy Monday once again! Ito muna ang paalala ko sa ating lahat habang tayo ay live on Facebook. Hanapin mo lang Energy FM 106.7. Aba, reminder lang na meron po tayong food supplement na purong sangkap at walang halong any chemicals. Yan ang dapat nating iniinom sa everyday lives natin, di ba? Para yung pakiramdam natin ay hindi lang puro stress, puro masakit, ganyan. Nakakatulong din sa ating katawan kasi meron po itong low in sodium, fat-free, cholesterol-free, meron ding alpha, beta, at gamma nutrients. At meron ding antioxidants and anti-inflammatory properties. Ito rin po ay dumaan sa state-of-the-art ISO certified na planta at masusing pinag-aralan ng mga highly trained pharmacist and microbiologists. Kaya umani po ito ng iba't ibang awards mula sa iba't ibang parte ng mundo. At may pagmamalaki natin na proudly Philippine made. For more questions, visit their website mx3ph.com or call the hotline 0918-888-8693. Yes. O diba? So anyways, paki-share naman po, paki-like and share ang ating live video sa ating Facebook right now. So please like and share para masigat tayong lahat. Yan. Welcome, welcome, welcome. Anong ginawa mo nung weekends? Ikaw ba'y nagwalwal, gumimik, nagpakalasing? Nako. Hinay-hinay lang din sa pag-inom natin ng mga ano ha, ng mga alak. Kasi diba, akala natin parang okay pa. Pero pag binilang natin, ilang beses na nga ba ako nakainom sa buong linggo? Pag binilang mo yon, di mo namamalayan, parang every week na lang yata. Aba, hindi rin po maganda masyado sa ating katawan. Ito ay a simple reminder lang. Siyempre, alam ko naman yung iba kasi minsan nalulungkot talaga kaya hindi, kailangan ko maano ng stress ko, labas tayo. Hindi mo namamalayan na kailang beses kang lumabas sa isang linggo, aba yung liver mo naman, di ba? Aatake din yan. So, okay lang mga occasions, ganyan, wag lang lagi-lagi. So, good afternoon everybody, and welcome to our live. O, yung iba doon natulog lang maghapon. Talaga ba? Ang sarap ng ganyan. Yan ang pangarap kong gawin, matulog, maghapon. Ano pa mga ginawa nyo? Mga maiinit na eksena ng buhay ninyo? Anong mga ganap nitong weekends? Ano naging pampainit nyo, ha? Ano? Comment nyo lang yan sa ating live. Ayan, sa ating live on Facebook. Pero eto na muna, sige, habang nagko-comment kayo ng mga pinaggagawa nyo ngayong weekends at mga bagay na nagpainit sa inyo ngayong weekends. Naglaba daw, oh.
Napakasipag. Oo. Ay, eto muna. Kagaya nga na sinabi ko kanina, gusto mo ba ng 500 pesos? Yeah! Aba, syempre, gusto natin ng 500 pesos. Anong dapat mong gawin? Right now, kung nakikinig ka, nasa biyahe ka, nasa tindahan, nasa bahay, lakasan mo itong radyo na to dahil sasabihin ko sa inyo kung paano manalo ng 500 pesos. At sa mga nanonood naman ng live, this is it, pansit. Makinig mabuti, i-share itong live na to para mabigyan nyo rin ng blessing ang ibang tao, di ba? Para manalo tayo ng 500 pesos, hindi yan madaling kuhain sa panahon ngayon. Di ba, pambili din yan ng bigas, oo, panggas din yan. Lalo na ang mahal na ng mga bilihin, tsaka mga nagaganap sa araw-araw. So, eto na nga, hihintayin lang natin na lumabas si Bing Bing sa ating screen. Hintayin natin siyang sumayaw. Ayun na nga, dahil lumabas na si Bing Bing, ibig sabihin it's time for... Bingo Plus! Bingo Panalo! So this is the sign para tayo ay bumunot na ng ating number for the day. So yan, habang hinahalukay nating maigi kung ano nga ba ang number for the day, please like and share this live video. At eto na, nakahanap na nga ako. Okay, so eto na siya. Tingnan mabuti. Ikutin na natin. Ay, bumaliktad pa nga, di ba? Yan, ayusin natin. Okay, ang ating number ay... Sige, mahilo ka bola. Ayun. Number 56. Yes, number 56 para sa programang Hot Stories ay number 56. So tandaan nyo lang po ang mga number na binabanggit natin kada program. Kasi mamaya, mamayang 6 p.m. ha, onwards sa program ni Kuya Chico ay, ayan, bubunot naman po siya kung kaninong program at number ang dapat niyong hulaan both on air and online. Kaya makinig po mabuti at tumutok sa ating page ng Facebook para magkaroon ka ng chance manalo ng instant 500 pesos. Bingo sa saya plus sa panalo. Diba? So abangan yan. But anyways, eto na muna tayo. Siyempre, diba, hindi to pwedeng mawala everyday. Ayan, tumawag ka na 8721-2429. Again, 8721-2429 or 7001-7949. Or mag-message ka sa ating Facebook account. Ang ating Facebook po ay walang iba kundi Energy FM 106.7. At baka ikaw na ang caller natin for today. Siyempre, ano nga ba ang meron ngayong araw na ito? Siyempre, welcome to Hot Stories. Tawag na kung gusto mo mag-share ng mga maiinit na kwento ng buhay mo, mga mainit na ganap at tagpo sa buhay mo, i-share mo na yan. Panibago na namang story ang mapapa. Ha? Diba? O, eto na. May caller na tayo. Hello? Hello po, DJ Kara. Hi, what's your name? Miguel na lang po tawag niya sa akin. Hindi ko po yung totoong pangalan. Miguel. Okay, sige Miguel. Taga saan si Miguel? Taga Bulacan po ako, DJ Kara. May mga tricycle pa dyan, ha? Sorry po. Sige, okay lang. Okay, so Miguel. Taga Bulacan po ako. Saan sa Bulacan? Pandi po. Pandi, Bulacan. Okay, anong trabaho ni Miguel? Or estudyante ba? Working student po ako ngayon, DJ Sarah. At aray, both pinagkasabay mo. Ang hirap niyang gawin, ha? Apo. Ikaw ba nagpapaaral sa sarili mo? Opo. At ikaw ba ang breadwinner? Wala na po akong mga magulang. Oh, sorry to hear that. So ikaw na lang talaga? Opo. May kapatid ka? Wala rin po. Ah, only child wala po ka? Opo. Nako. Paano mo na cope up yung mag-isa sa buhay? Nasanay ka na? Nasanay na lang, opo. Nagpalipat-lipat po sa mga kamag-anak, pero ngayon po, ako na po yung bumubuhay sa sarili ko po. Mm-mm. Mahirap yan, ha? Siyempre, makikisama ka na makikisama sa lahat, eh. Diba? Opo. Okay, anyways. O sige, kwentuhan mo naman kami, Miguel. Tungkol saan ba yan? Ayan po. Tumawag po ako kasi, DJ Kara, wala po akong mapagsabihan ito. Bakla po ako, DJ Kara. Tapos,
3 years ago po nung sinubukan ko pong mag-dating app. Ayun po, para makakilala po ako ng mga tao. Oo. Tapos, baging boyfriend na rin po. Okay. Tapos, ayun po, isang araw po, dun sa dating app po, nakita ko po yung professor ko po sa college. Mm-mm. Tapos, si sir po kasi, DJ Kara, cute po kasi talaga siya. Tapos, okay, si sir. Sobrang, so, yung professor mo? Opo, professor ko po siya hanggang ngayon po. Okay. Tapos, ayun po, nag-match po kami, DJ Kara, sa dating app. Sa dating app kayo nag-match, hindi sa eskwelahan? Opo, kasi medyo bagsakit po sa subject niya, DJ Kara. Kasi nga po, may trabaho po ako. Bagsak ka sa subject niya o sa ibang subject? Sa subject niya po, mababa po. What po. A twist, di ba? Bagsak ka sa subject niya, tapos siya pala yung magiging jowa mo. Kasi di ba kadalasan pag estudyante ka, tapos binagsak ka ng professor, parang iinis ka eh. Ano ba yan? May nagsak ako ni sir, di ba? Ano po kasi, DJ Kara, cute po talaga si sir. So kahit cute kasi siya, hindi ka nagalit sa kanya kahit binagsak ka niya? May galit po, pero hindi ko na po na ano po yun. Hindi mo na na-explore yung galit mo. Opo. Okay, pero talagang alam mo naman na yung pagkukulang ka, kaya ka din nabagsak kasi, di ba? Nakakapasok ka ba on time? May mga ano ka ba? Ayan na po. Madalas po, dahil nga po nag-work, isang po hindi na nakakapasok. Ayun. So understandable naman. Kumbaga hindi yung sinadya dahil din, syempre sa performance mo. Di ba? Opo. Okay, tapos nung binagsak ka niya, ano nangyari? Ayun nga po, nakita ko po siya sa dating app. Tapos, na ano ko po, na-curious po ako kasi medyo crush po nga rin po si sir. Oh. Ayun po. Tapos, nung umpisa po, nag-usap po kami dun sa dating app. Mm-mm. Tapos, yun po, lumalim po yung usapan. Tapos, ngayon po, mag-shota na po kami. Mag-shota na kayo, bilis ha? Opo. So wait lang, gusto ko lang malaman, nung time na nakita mo siya sa dating app, di nagulat ka, ala si sir andito. Siyempre, di ba yun unang reaction? Opo. Ano? Ayun nga po, DJ Kara. Oh. Kasi, ano at po, aware din siya pong na estudyante ka niya, di ba? Opo. Pero sa nag-chat pa rin kayo. Opo. Oh. Ayun po, wala pong nakakaalam na bakla si sir. Opo, kasi po, nasa conservative po yung school namin, tapos ayun po, ayaw niya pong may makaalam na bakla siya. Mm-mm. Ayun po, tapos nung una, DJ Kara, sobrang enjoy ko po yung setup kasi alam niyo po yun, yung parang kami nasa teleferye, yung patakas, ano po, mga ganon. Opo. Kasi yung bawal yan eh. Opo, ganun po yung pakiramdam ko. Mm. Yung may pagkakataon po, susunduin ako ni sir pagtapos sa klase, tapos mag-date po kami. Yung mga ganun po. Mm-mm. Tapos yung mga ano po, tinginan namin sa hallway. Yung, alam niyo po yun, yung parang nakakilig po rin po kasi siya tumingin. Mm. Tapos? May mga pagkakataon, DJ Kara, na hindi po kami nakakapagtigil. Mm. Nag-ano po kami sa library. Nag-aano? Ano po? Momol po. Nagmomol sa library. Opo. Teka lang, anong klaseng momol yan? Kiss-kiss lang ba? O malalang momol? Kasi marami. Minsan po. May classifications yan eh. Sa library po, momol lang po. Sa minsan po, sa likod po ng ano, nag-aano po. Sa likod po ng quarters ng janitor po. Pati yung quarters ng janitor, pinakialaman nyo pa. Okay, tapos? Wala po kasi yung CCTV doon, DJ Kara, kaya kaya malakas loob nyo. Wala pong makakita sa opo. Pero ang pinagtataka ko lang, paano nyo nagawa sa library? Eh, may mga librarian doon. Hindi po, kasi yung library po sa amin ay wala pong masyadong tao. Libro lang. Po. Opo. Libro lang tsaka kayo. Sa likod po ng mga lalagyan ng libro. Ah, ano, walang bantay ang library? Basta walang tao, ganun? Hindi po, kasi po wala pong umiikot. Parang nakaupo lang po yung library. At saka, meron naman. Meron naman, pero nakaupo. Opo. Ano sabi mo, sister?
teacher po kasi siya, kaya hindi na po binabantayan. At teacher pa man din siya, pero okay sa kanyang gumawa ng karumal-dumal na ganap sa library. Maiano lang. Maipush lang. So, lagi niyong ginagawa to sa library? Nung mga bago po kami madalas po. Mm. Kasi iba po talaga yung excitement po, DJ Kara. At saka pag sa library. Pakiramdam po. Bakit din nyo nalang gawin sa labas kaysa sa school? Eh, di ba, una sa lahat, bawal na nga yung relasyon nyo, tapos bawal pa yung ginagawa nyo. Ginagawa din po namin sa labas. Ah, okay. May plus lang pala. Grabe, ah. Feeling nyo naman. Okay. O tapos? Ayun nga po, DJ Kara. Kasi tatlong taon na po kami na ganito po yung setup. Oo. Tapos, gusto ko po na mas lumalim yung relasyon. Pero, ayun po, sa tuwing po pinag-uusapan ko, sinasabi ko po kay Sir yung na gusto ko pong mangyari sa relasyon. Oh. Sinasabi niya na nga po, hindi daw, marami pong hindi matutuwa na estudyante niya ako, teacher ko po siya. Mm-mm. Pero, DJ Kara, nasa tamang edad naman po ako nung pinasa ko yung setup namin. Oo. Kaso dagdag pa pa nga po doon na wala pong nakakaalam na bakla po si Sir. Oo. Ayun po. Gusto ko pong intindihin yung lahat po ng dahilan niya. Ano bang, kaso, ano bang gusto niya mangyari? Parang gusto niya po na itago na lang, itago po namin siya. Hindi pa ba? Hanggang ngayon. Di ba tinatago niyo naman talaga? Opo. Kasi po ako, parang para po sa akin, parang tatlong taon na po kaming ganito. Ah, napapagod parang, ka ng itago. Opo. Oh. Kasi po, parang... Ah, DJ Kara, ano po ba? Selfish po ba yun na hingin po sa partner mo na... Depende kasi yan sa sitwasyon. Nag-aaral ka pa ba dun sa school na nandun siya? Opo. Oh, yung pala eh. Dapat magigets mo yun. Kasi nung pinasok mo yan, alam mo sa sarili mo na professor mo siya. Na bawal yung mga rules na ganun. Ngayon, ilang years ka na lang bago matapos? Isang taon po. Oh, hindi mo ba kayang hintayin na... Alam mo, ang bilis na ng panahon. Isang taon na lang. Siguro, naiintindihan ko yung nararamdaman mo na mahirap talaga yung pakaramdam ng tinatago. Pero, pinasok niyo yung dalawa eh. Diba? Pareho kayo nag-agree nung umpisa na itatago natin to. Kasi alam nyo din naman, aware kayo na hindi tama yung ginagawa nyo. Actually, marami na nga kayong nagawa na hindi maganda. Magpasalamat na nga lang kayo at hindi kayo nahuli sa library. Hindi kayo nahuli dun sa may janitor's area. Marami na kayong ginawang hindi maganda na hindi kayo nahuhuli. Kahit hindi alam nyo sa sarili nyo, hindi dapat. Ngayon, yung relasyon na pinasok nyo, alam nyo hindi rin dapat kasi mali. It's against the rules of the school. So, gusto mo bang mawalan siya ng trabaho para lang maipag... O sige, sabihin na natin, okay, ilalabas ka niya, tapos mawawalan siya ng trabaho. Okay ba sa'yo yun? Hindi naman po sa ganun. Parang, sa akin lang po, parang naiingit po ako sa iba na napopost po nila yung mga boyfriend po nila. Na, alam niyo po, yun hindi po sikreto yung pagkakaroon po nila ng partner. O eh, nagkataon kasi yung pinili mong mahalin ay hindi pwedeng i-out. Kasi nga, maraming consequences yan. Nung pumasok pa lang kayo sa relasyon na meron kayo, alam nyo na magkakaroon niya ng consequences. Kasi aware kayo, hindi dapat eh. Mahirap na mamawalan siya ng trabaho. O, tapos anong masasabi sa inyo dun sa school? Mapapatawag kayo? Mabuti sana kung isa sa inyo ang wala dun sa school. Yun, okay yun. Kasi may paraan naman talaga eh. It's either lilipat siya or ikaw, lilipat ka ng school. Nasa pag-uusap nyo dalawa yun. But right now, kung 1 year na lang palang hihintayin mo at gagraduate ka na, di wala ka lang sa school, bakit di mo na lang hintayin? Have some patience. Kasi ganun talaga. Love is patient. Aww. Kung totoong pagmamahal yan ang nararamdaman mo. Diba? Apo. Eh, pasasaan ba at magiging okay din ang lahat?
Diba? Magiging okay din ang lahat, lalo na kapag nakatapos ka na at gusto mo talagang i-pursue yan. Ang dami naman din nagkakatuluyan. Yung iba nga kinakasal eh, so huwag ka mawala ng pag-asa, diba? Yung iba teacher nila, estudyante, naging mag-asawa, nagkaroon ng masayang pamilya. But right now, syempre, nasa sitwasyon kayo na mahirap talaga. Kumbaga konting tiis pa. Okay. Kasi isipin mo na lang ha, halimbawa, o sige, nag-out kayo. Una, pwede siyang mapatawag sa committee. Tapos, syempre, kung gusto niyong i-out, malalaman niya ng mga classmates mo, ng mga tao sa school, makakapag-concentrate ka kaya talaga sa pag-aaral, knowing na totoo naman yun, dapat din natin iniisip ang sabihin ng ibang tao. Pero ang tanong, kung graduating ka na, makakapag-concentrate ka kaya talaga sa pag-aaral, knowing na ang dami nagbubulungan sa paligid mo, ang dami nakakaalam. Diba, yun din yung mga consequences na hindi mo pa nakikita sa ngayon. Kasi nakakonsentrate ka dun sa emotions mo eh. Na hindi gusto kong i-out eh, gusto kong ganito eh, napapagod na ako magtago eh, naiingit ako sa iba eh. Pero ano nga kaya ang consequence kapag pinush mo yan? Diba? Paano ka makakagraduate na maayos? Baka maapektuhan ka lang din. Eh kung ngayon pa nga lang eh, ang dali mong maapektuhan sa mga nakikita mo dahil naiingit ka. O paano pa ganun? So, hintayin mo na lang. Isang taon na lang naman. Diba? Aww. Eh, wala eh. Ang pinili mong mahalin, eh yan eh. Hindi naman iba eh. Kung hindi professor ang jowa mo, padali sana ang lahat. Pero dahil pinili mo siya, at kung sinasabi mong mahal mo siya, minsan talaga may mga bagay na kailangan nating isacrifice, at may mga bagay na kailangan nating maging pasensyoso. Diba? Pag hindi mo na kaya, eh di give up ka. Kung hindi ka na masaya talaga, hindi ka na ba masaya? Mahal ko po siya, TJ Cara, kaso ayun lang po yung worry mo. Opo, kasi baka ang ano ko po ay baka kahit po pagkatapos ng mag-aral, hindi pa rin po namin i-out. Pwedeng sabihin. Wala na siya sa lugar nun. Kapag halimbawang i-deny ka pa din niya, wala ka naman na dun sa school. Pero depende na yun sa kanya. Kasi baka mamaya, hindi niya talaga gustong i-out na beke siya, diba? Kasi nga, alam, lalaki siya. Nasa pag-uusap niyo ng dalawa yun. Kung sino ang mag-give way. Sino ang mag-give way? So dapat ngayon pa lang, malinaw sa inyo, kaya ba natin ito tinatago? Is it because of school na baka alam nyo na, mapatanggal po kayo or may mangyaring ano, or dahil talaga sa pagkatao mo. Kasi kung because of school, maghintay ka na ng 1 year. Pero kung ang reason niya talaga ay forever kanyang itatago, then magiging unfair naman siya sa'yo. It's up to you kung tatanggapin mo yun, magpaparaya ka o siya magpaparaya. Or mag-meet halfway kayo. So nasa pag-uusap lang din yan, Miguel. Pag-usapan niyo yung relasyon niyo. Kasi paano nga naman kayo mag-go on sa relasyon na hindi ka naman pala okay sa ganyang setup. Dapat okay ka sa setup nyo. Kumbaga, buong loob mong tatanggapin kung ano yung decision yung dalawa. Eh kung hindi ka okay, para saan pa? Hindi ka naman pala magiging maligaya. Ayaw mo pa talaga ng ganyang setup. So tanungin mo rin siya, ano ba to? Pansamantala lang ba? Or i-out mo din ako? Yun yung kailangan mong malaman. Andiyan ka pa. Ayan, oh. Kailangan mong malaman yun. Alam nyo, sa relasyon, kailangan nyo talaga nalalaman yung mga insights or plano ng karelasyon nyo para alam nyo kung saan papunta. Kasi ang hirap nung nagdadrive kayong dalawa, saan bandaan. Diba? Para kayo nagdadrive na Waze mo na, Google Maps mo na, dun banda. Dapat aware kayo kung saan kayo papunta. Hindi yung sige, drive mo lang. Hindi pwede yun. Kasi kapag ganun lang ang desisyon niya sa relasyon, o sige drive mo na, sige diretso mo lang, sige kanan mo lang, tatagal kayo. Una, magsasayang kayo ng panahon, magtatagal kayo sa paikot-ikot. Kasi hindi nyo alam kung saan kayo papunta eh. Pangalawa, pwede kayo mag-away kasi hindi kayo pareho ng plans eh. Diretso ba, kanan ba, kaliwa? Diba? So dapat, parang sa relasyon lang din. Dapat aware kayong dalawa at malinaw sa inyong dalawa kung saan kayo papunta at ano ang gagawin nyo. Para matuntun nyo yung lugar na pupuntahan nyo ng maayos. Okay? Okay. Umiiyak ka ba? Aww. Hello? Okay. Salamat po, DJ Cara. Andan yung ambulansya.
Huwag kayo na umiyak, Miguel. Alam ko, nasasaktan ka lang kasi ang hirap nga naman ang kalagayan mo. Na parang gusto mo ipagmalaki sa buong mundo pero hindi mo magawa. So, kailangan malaman mo talaga kung anong plano ng partner mo sa'yo. Para makapag-prepare ka din, maghihintay pa ba ako? Magtitiis lang ba ako for a while? Or forever na to? Diba? Okay? You have to know his plans. It's very important. Okay, Miguel? Huwag ka nang malungkot dyan, ha? Magiging masaya ka din, I believe. Kasi wagas ang pagmamahal mo, eh. Kaya darating din ang time, magiging okay ka. Basta mag-usap kayo, ha? Apo. Thank you, Miguel, for calling. Thank you po. Ay, naku, kawawa naman si Miguel. Alam ko may mga Miguel din sa mundo na ganyan. No, may mga Miguel tayo sa buhay na parang kailan ba? Ano na ba? Anyari? Paano tayo magtutuloy? Anong balak mo for me? Ay, hirap talaga magmahal, no? Kung minsan kahit hindi ka okay sa mga nangyayari, mapapa-oo ka na lang, sige. Titiisin mo na lang. Pero hanggang kailan, yun ang tanong. Hanggang kailan ka magtitiis? Syempre, you also have to decide for yourself, for your own happiness. Napaka-importante niyan. Okay? So anyways, hi, nako. Hi. Buntong hininga na lang talaga, no? Pwede nating mabasa yung ilan sa inyong mga comments mamaya. Pwede yan. Kung ano nga ba masasabi nyo. O baka once in your lives, naging Miguel din kayo. Yung okay na lang. Patago-tago. Diba? Watching from Tondo. Hello kay Menelisa. Mamaya pag-usapan ulit natin yan sa ating pagbabalik with Tita Cora. But right now, batiin muna natin ang KJ Moms, Mami Vanjie, Mami Vicky, Mami Olet, Mami Elisa, Mami Arlene, Mami Doyat, Mami Veron, Mami MC, Mami Tess, Mami Mary, Mami Melody, Mami Pearly, Mami Lourdes, Mami Rodely, and Bassi K. Ayan. Wala pong aalis kasi mamaya live pa rin tayo sa ating pagbabalik. Hindi pa tapos ang ating chikahan portion. Dito lang yan sa same same pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mo sabihin radyo, sabihin mo.